sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ang i-expose ngayon mga kababayan, lingid sa kaalaman, ito na broadcast na ba ito? Binabalikan ko itong puting ahas na ito. Meron pala siyang message sa akin. I think kailan to? Last nung April. Sabi niya, Miss Maharlika, at least sabi niya, last year, sabi niya, there was a coup, okay? Coup at EEI company. Helen Yuchenko, they sold her shares to FLTC and stepped down from the board of EEI. Okay? We think, sabi niya dito, she was forced or blackmailed to do so that FLTC or Francis Lloyd Chua can take control over the biggest construction company of the Philippines. It also fits in their system of money laundering, polvoron, arms, corruption, bidding on government projects, cartel, drug transport. Kasi protektado siya ni Bongbong at ni Lisa. Sabi niya, FLTC is the spider in web who controls the system. And Bongbong and Lisa are the biggest beneficiaries of this system. Miss Maharlika, don't forget, Imelda Marcos stole more than $200 million from the Philippines Treasury. They are doing the same. And FLTC has the system and the contacts. So spiderweb, si FLTC daw ang spiderweb, yung gumagawa ng technical part. At si Marcos Jr., ang at Lisa at ang pamilya niya ang nagbibenepisyaryo o nagbibenefit. Okay? Sabi niya, they are doing the same thing, and FLTC has the system and the contacts. That is why he is becoming very important to Marcos, and Lam is the fundraiser. Si Lisa Marcos ang nagpoprotekta ayon sa ating puting ahas kay Francis Lloyd Chua, Tichua, sa kanyang mga black dealings or yung mga illegal na nigo na business na ginagamit ang government based sa ating informante. Okay? Miss Marlika, would not be surprised if FLTC is protected by them. Or maybe, sabi nga na, or has diplomat status. Baka diplomatic status pa daw o may diplomatic passport pa si FLTC para mag-in and out sa country katulad ng ginawa. Baka nga appointed eh. Hindi natin alam. Katulad kay Michael Mann na itinago nila na diplomatic passport. Ito po ay hindi ito galing sa akin. Ito yung mga concern na nasa gobyerno na mismong nakapaligid kay Lisa na gustong ipaalam sa inyo. Okay? Okay. Si FLTC ay mayroon na ito. FLTC has armed bodyguards. Diba sinabi ko sa inyo? Bulletproof ang bahay, may private planes and helicopter. Construction company, O Banana, ito yung mga kumpanya niya. Fleet of transport ships, all the ingredients of drug transport, of course, this needs to be, sabi niya, investigated by the ombudsman ng government institution. Okay? Kailangan imbestigahan para makita sa taong bayan, ombudsman, lahat ng sangay ng gobyerno, yung mga binanggit natin sa digang bayan, dahil si Marcos Jr. ang involved. Pinapayagan ni Marcos Jr. itong mga taong ito para ransakin ang pera ninyo. May private planes, may helicopter. Ito yung mga company, sandigang bayan, anong ginagawa ninyo? Ha? Commission on Audit, anong ginagawa nyo? Andali lang hulihin ito. Pero kung kayo ay kumigdila sa kipay ni Lisa, kiss ass kayo. Siyempre, hindi nyo gagawin ang trabaho nyo. Binibigay ko sa inyong information coming from our putingas. Sabi nyo dito, all the ingredients for drug transport, of course, sabi niya, kailangan imbestigahan ng mga sangay ng gobyerno. Just follow the money and don't be surprised. Sabi niya, it will end into private accounts in Singapore or the British Virgin Island. And if you could waterboard, sabi niya, FLTC, he could lead to impeach Marcos and destroy Lisa
Araneta Marcos. FLTC is their strongest pawn now, but also their weakest. So may sinasabing link sa akin. Okay? May sinasabing link sa akin sa from Billionario dated May 24, 2023. Dolomite Beach developer Francis Lloyd Chua replaces Greg Yu on EEI board. Okay? So, siya ay developer, part siya ng, developer siya ng Dolomite. Okay? Engineer Francis Lloyd Chua has joined the board of construction giant EEI. Di ba si Martin Romualis ay nandiyan din? Chua replaced AutoNation Group Chairman Greg Yu, who resigned on May 23. Chua's company, Industry Holdings and Development Corporation, acquired a 14.35% stake in EEI from the Yuchenko family's House of Investment for $1.08 billion. EEI considers IHDC as its strategic partner for expansion and extraction, as IHDC has interest in construction supply, logistics, and property sectors. Previously, HI had sold 20% of its stake in EEI RYM. Romualdez ito. Ay, RYM. Business? No. EEI to RYM. Business management for $1.25 billion. Billionario.com first reported that HI plans to sell its remaining 20% stake on EEI. Chua, a civil engineer graduate from the University of San Carlos, also owns Mac Builders, the company, and awarded $389 million contract to build controversial Dolomite Beach in Manila Bay. So ito'y dapat imbestigahan. Well, sabi ko nga, mga kababayan, walang mag-iimbestiga hanggang si Liza Satanas at si Marcos Jr. ang nandiyan. Diba? Walang mag-iimbestiga. So ngayon, pinaparating to sa inyo. At dahil ine-expose natin sila dito, mga kababayan, ine-expose natin ang presidenteng bangag. Di ba? Ngayon, gusto kaming gurgurin. At gagamitin yung Romanian na mga manggugurgur. Yun yung binanggit ni Lisa sa interview niya kay Anthony Taberna, na kung gusto lang nila, isang tawag niya lang sa Romanian o sa Romania. Recorded yan, nasa dyaryo yan, andyan sa video niya. Na nakasave yan, kahit burahin yan, nasave ko na lahat yung ebidensya na yan, kasi ginagamit ko sa case ko para i-present dito sa Amerika na itong babaeng Lisa Tanas ay kayang magpagurgur gamit or isang tawag niya lang sa Romanian, mga palangga. So kaya nga, hindi na tayo pinakikinggan nitong presidenteng bangag. Sinusupress ang ating kalayaan. Gusto kaming gurguguruin, kasuhan, fabricated crime. At ito, cartel na. Mga palangga, palaki na ng palaki ang binabangga ko, binabangga. Well, more on ako. Kami ni distressed mother, first distressed mother, hindi naman siya nakikita yung kanyang mukha. But more on ako. Sa kadahilan ng gusto kong ipaalam sa taong bayan na hindi na lang tatlo ang death threat ko. Imagine nito, galit na galit si Chua at gagawa daw sila ng mga propaganda against me. Okay, mga pag-discredit sa akin, kahit anong gawin mo, FLTC, Lisa, Mel Robles, kayo Mayawa, kayo Kumar, kahit anong gawin yung black propaganda sa akin, hindi kayo magwawagi. At ang gobyernong ito, kayo dyan sa Pilipinas, na may matino pa dyan sa ombudsman, sa commission on audit, lahat, I hope, ginagawa nyo. Pero hopeless na nga ang taong bayan. Isang silip lang yan, makikita ninyo na ang pera ng bayan, nandiyan. At si Lisa at Marcos Kuting ay protektor ni Chua. Bakit siya mayroong bulletproof na bahay kung wala siyang mga kalaban? Kung ikaw ay, kung wala kang mga kalabang, mga ano din, cartel din, o manggugurgur din, bakit bulletproof ang bahay mo? Saan galing yung mga eroplano mo? Ang mga helicopter mo? Kailangan imbestigan, kasi base dito sa ating impormasyon, mga kababayan, pinoprotektahan si Francis Chua ay spiderweb. Siya ang on technical part kung paano gumawa ng mga illegal na transaksyon. Then ang pera ninyo, pera ng bayan, ayon sa ating informante, ay tinatransport. Maaring nasa Singapore, sinabi ko to sa inyo eh. Sa Singapore or sa offshore account. Kaya forever kayong mahirap, mga kababayan. Dahil yung opportunity, yung economic opportunity na tinatawag, yung livelihood program, wala na kayong aasahan. Gagamitan lang kayo ng mga ayuda dyan. Di ba? Katulad ng ginawa sa Tawi-Tawi, nung pumunta yung mga kongresista at si Kuting, o temo, si Martin na Romualdez Tambalosos na food poisoning ang mga yawa. I hope lahat sila food poisoning ng mga yawa. But anyway, eto yung epekto ng bangag na presidente, at ang inisip nila ay hindi para sa inyo, kundi para ubusin, limasin ang pera ng bayan. Sinusupress ang ating kalayaan, ang ating freedom of the press of SMNI. Lahat tayo sinusupress. Ilang beses, yung censorship na ginagawa sa atin, intimidation sa akin, sa inyo, at yung mga journalist na iba dyan, natakot-takot, yun, mawalan ng trabaho. Sometimes naiintindihan ko sila, kasi may mga pamilya sila. Pero yung mga big companies,
na ngayon, tayo mo nga yung Rappler, nasaan na yan? Diba? Anti-Marcos yan. Ang daming pinagsasabi na magnanakaw, diktador, pero bakit tahimik si Maria Ressa? It's either si Maria Ressa ay takot na takot, okay, or kabahagi na siya ng evil na bangag na ito. Tingnan mo, ikaw Maria Ressa, diba? Tama ka sa mga pinagsasabi mo dati na ang Marcos ay ganito, ganyan, pero ngayon tumahimik ka. So iyan ay, sabi ko nga mga kababayan, yung pag-suppress sa atin ay sobrang talamak na at kailangan na talaga natin dalhin sa kalsada at kailangan nating magtipon-tipon para sa non-violent, you know, action para matapos na ito. Yung involvement nila sa smuggling. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.